Kumusta mga Cubs? Brownlee, kinumpara kay Michael Jordan ng Bay Area Dragon coach, ngunit nang hinayang nga daw ang coach sa kanyang ginawa. At kumusta naman kaya ang kalagayan ni LA? Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cubs. Pero bago yan, gusto mo bang manalo habang nanonood ng paborito mong basketball? Tara na at tumaya sa 1xBet, ang most trusted and number one betting site pagdating sa mundo ng palakasan. Click mo lang yung link sa comment section na nakapin sa baba, then type mo lang yung promo code na HenebraTV para may chance kang makakuha ng bonus na up to 7,000 pesos sa una mong deposit. Ano pang inaantay mo? Taya na and bet responsibly. Inamin ni Bay Area coach Brian Gorjan na patuloy na magkakaroon ng problema ang kanyang ball club sa PBA Finals kung magpapatuloy si Justin Brownlee sa paglalaro tulad ng ginawa niya noong Game 5. Naglaro si Brownlee ng all-around effort na highlight ng series high na 37 points sa panalo ng Barangay Ginebra laban sa Bay Area. Sa panalong ito, lamang na ang jeans ng 3-2 at isang panalo na lang para makuha ang kampyonato. Sinabi ni Coach Gorja na hindi napigilan ng kanyang koponan si Brownlee or kahit pantayan ang laro na dinala niya sa Game 5. Ang reigning best import winner ay gumawa ng hindi lang sa scoring pero nagtala pa ng 8 rebounds, 4 assists, 3 steals. Pinuri nga ng coach ng Bay Area si Brownlee bilang difference maker sa laro. Nakabalik ang Bay Area sa huling bahagi ng laro. Tinapyas ang kalamangan ng Ginebra sa 91-86 na score sa remaining 2 minutes ng game. Ngunit dahil sa effect ni JB sa game, inamin ni Coach Gorja na nagpasya siyang tumawag ng double team sa import ng Ginebra at i-force siyang ipasa ang bola sa kakampi. Dahil dito, nag-backfire nga ang desisyon niyang i-double team si JB nang tuluyang makarating ang bola sa bukas na si Pringle na nakadrain ng dalawang crucial na threes upang mabalik ang lamang ng Ginebra sa 11. Ayon nga sa coach, ayaw niyang patanggapin si JB ng bola na parang si Michael Jordan. Mas gusto niya daw na si Steve Kerr ang titira. And ang nangyari nga ay si Pringle ang na-open at nakapasok ng clutch shot sa corner 3. At yun nga daw ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Sa isa pang balita, update naman tayo sa injury ni LA. Dumiretso nga agad si LA sa ospital at sumailalim sa MRI matapos manakit ang kanyang singit nang matamaan ito sa play before ang halftime. Sinubukan niyang laruin ito sa third quarter ngunit nag-request nga siya na agad ng substitution pagkatapos ng unang possession dahil mukhang hindi niya nakakinaya ang sakit. Kahit ganun pa man, nakapagtala pa rin siya ng decent na 8 points, 3 assists and 1 rebound. Binahagi nga ng Ginebra coach na si LA ay listed as day-to-day dahil sa pananakit ng tiyan niya at questionable nga daw siya sa Game 6. Sinabi nga ng champion coach na ang kawalan ni Tenorio sa team ay tiyak na may malaking epekto para sa koponan. Fun fact nga lang, kapag hindi nga nakalaro si LA next game ay delikado nga ang kanyang Ironman record. Based on record, meron ng 736 consecutive games si LA na nilaro sa buong karir niya kasama na nga ang Game 5 ng Finals. Pag nagkataon ay magtatapos na nga sa number na yan ang record ni LA. Halos ganito din ang sentimiento ng coach ng Dragons. Inamin ni Coach Gorjan na ang kawalan ni Young ay naramdaman nga sa Game 5 lalong-lalo na noong sinubukan ng Dragons na muling makabalik sa laro. Ngunit mukhang very optimistic nga ang Dragon coach na makukumpleto nga daw sila by Game 6. Percentage-wise, 50-50 daw ang chance ni Nicholson makabalik habang 75% naman si Glenn Young. Malaking development nga ito pag nagkataon. Tiyak crumble na naman ulit sa Game 6. Paano? Hanggang dito na lang muna mga Cubs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay kabarangay.